guys! Finally, nandito na rin ako sa bahay. Nakalabas na rin ako sa ospital. Mapapansin nyo, meron akong vlog nung ako nasa ospital. So, ngayon, nandito na ako. Nakalabas na ako. So, thanks God. At okay na ako. Normal na ang aking pakiramdam. At yun nga, may iniinom akong gamot. At wala akong choice kung di inumin yun. Kasi bigla-bigla ko siyang nararamdaman. Kaya, mas mainam na yung meron akong gamot para meron akong pang ano sa sarili ko. Ayoko man din mag-uminom ng maintenance na gamot, pero wala eh. Siguro, ganun talaga pag nagkakaedad na. At ano, yun lang ang paraan para ano. Kasi kung hindi ako iinom, mahirap na. Kasi pag sa trabaho ko, parang bigla-biglang nangyayari sa akin. So, mas mainam na yung uminom ako ng ano. So, ganun talaga. Importante, safe na ako at maayos na at ligtas na ako. Nandito na ako sa bahay. At alam nyo guys, i-share ko lang sa inyo na napakahirap magkasakit sa abroad. At unang-una, walang magbabantay sa'yo. Sulos, katawan mo lang ang mag-isa. Pangalawa, hindi ka asikasuhin nila agad kagaya sa Pilipinas. Na pag mataas ang dugo mo, automatic injectionan ka na pababa ng dugo, mga ganun-ganun. Sa abroad din, kailangan mo na abutan ka ng 7 hours o 8 hours matapos lahat ng laboratory test mo bago kanila bigyan ng gamot. Ganun sila ka ano magbigay ng gamot sa pasyente, kailangan talagang naka-laboratory ka talaga muna. Tapos parang nakita pa nila yung mga tigyawat ko kasi parang inaano nila na kung saan ang gagaling yung palpitation ko, baka daw i-stress ako for the past months, mga ganun. Basta marami silang mga test at mga review na iaano sa'yo bago ka nila anuhan. So, yun nga, ikwento ko lang sa inyo na ako na hindi ko man gustuhin or kahit sino, wala namang gusto magkasakit. Naranasan ko na napakahirap magkasakit talaga sa abroad. Alam nyo, pagpasok ko pa lang kasi ina-ambulance ako mula sa trabaho ko hanggang sa ospital. Pagpasok ko pa lang sa ambulansya, pag pinapasok ako, nahihilo na ako. Pero tanging ano ko lang magdasal talaga sa Diyos. Lagi lang ako nagdadasal kahit sa isip ko lang. Sige, dasal lang ako ng dasal hanggang sa mag-ano ako makarating sa ospital. Tapos pagdating sa ospital, ang hirap makipaglaban sa sarili ko na pakalmahin ako kasi hindi ko man sabihin na hindi ko alam kung saan ang gagaling yung nervyos ko basta pag mataas yung dugo mo, nandun yung palpitation mo, nininervyos ka. So, ang hirap kong kontrolin ng sarili ko na para ikalma. Ayun nga, medyo malikot kasi camera ko kanina. Yun nga guys, ikukwento ko sa inyo na ano, ang hirap magkasakit pag nasa abroad kasi ikaw lang mag-isa. Sa ospital, wala kang kasama na ano. Tapos, ano, yun nga, sabi ko sa'yo, hindi papansinin ka ng ano doon, nandun ka lang sa gilid. Ako kanina, nandun na ako sa gilid sa may CR kasi umiinom ako ng umiinom ng tubig para makalma ako. Tapos, umiihi ako ng umiihi. Tapos, yung nahihilo-hilo ako, tapos wala ka man lang kasama na mag-ano sa'yo sa CR. So, ang hirap, pero kailangan tiisin kasi ganun talaga. Kaya nga pag nasa abroad ka, wala kang ibang kakampi, kundi sarili mo, wala kang ano talaga. At saka tanging panalangin lang talaga. Tanging si Lord lang talaga kasama mo. At saka yung sarili mo. Yun lang, lagi akong nagdadasal doon. Yun nga yung mapapansin nyo guys na doon sa vlog ko na meron akong kwento na tungkol doon sa rosary na yun. Yung rosary na yun kasi hindi ko yung ginawala sa akin. Lagi kong kasama yun, lagi kong ano, galing sa Vatican yun. Yun nga yung sabi ko nga, nagdadasal ako lagi. Yun lang talagang ano ko, lagi ako nagdadasal. Lagi-lagi ako nagdadasal pag mga ganun. Nung kinuha ko yung rosary na yun, alam nyo na parang, nung ginanon ko siya, putol siya. Pero nung tiningnan ko yun, buo pa yun. Pero nung pangalawang ano ko nga, pangalawang kita, pangalawang bukas ko, putol siya. Parang napaisip ako na yung hirap na 7 oras o 8 oras ako na kikipaglaban sa sarili ko na kumalma dahil wala pa akong iniinom na gamot. Wala pa silang binibigay. Parang ang hirap sa akin. Parang napaisip ako doon sa rosary na parang imposible mapuputol yung rosary ng walang ginaganon kasi 'di ba? Parang alambre 'yon. Kaya parang napaisip ako na
sabi ko, thank you Lord, yung pinagdaanan kong hirap, parang siguro na ano dun sa ano, parang bad luck sa akin yung ganun, na bakit naputol yung rosary na ginagamit ko na pag ako nagdadasal. Diba? Kaya sabi ko, thank you Lord na okay na ako, magaling na ako nung pinainom na ako ng gamot. Parang nagdahilan lang ang katawan ko, parang bigla akong walang nangyari, parang bumalik sa normal agad yung katawan ko. Kaya sabi ko, parang napaka-powerful naman ng prayers talaga sa oras ng kagipitan. Kaya yun lang kasi yung ginagawa ko, dahil pababayaan ka man nila eh, na basta na alam nila na naka-admit ka na, pababayaan ka nila, di ka nga nila sisilipin eh. Aasikasuhin ka nila pagka alam na may result na yung laboratory test mo. Pero ang hirap, di ba? Ang hirap ng pakalmahin mo yung sarili mo na di mo alam kung anong gagawin mo. Ang hirap. Kaya nga sabi ko, tanging panalangin lang talagang dinadas. Kaya nga naikwento ko lang sa inyo guys na ang hirap ng abroad, ang hirap ng pinagdadaanan. O pagka, lalo na pag magkakasakit ka, may siyempre di mo naman masabi na magkakasakit tayo, di mo naman gugustuhin na magkakasakit or ano. Talagang dumadating talaga sa katawan natin na sa sobrang pagod na rin, sa puyat siguro, kung ano-ano, or sa mga stress ng mga pinagdadaanan, kaya parang bumibigay yung katawan natin. Kaya kahit papano, ano, may insurance din, kahit papano eh, hindi masyadong ano yung mga hospital bills. Lahat ng mga check-up laboratory mo is binabayaran mo yun. So, ano din, kaya ang mahirap lang kasi yung habang may sakit ka, mag-isa ka sa isang sulok sa ospital, mag-isa ka doon, tapos di ka i-entertainin. Yun ang pinakamahirap na part na naranasan ko kasi, syempre, ang hirap labanan ng sarili ko, ang hirap kong kontrolin kung paano ko mapapakalma. Kasi nagkaka-palpitation ako, naninervyos ako, na wala namang dahilan nga kung ba't ako naninervyos. Kaya yun ang ganun, di ko alam. Kaya yun lang na i-share ko lang sa inyo na yung ano ko, yung naranasan ko or ano ko bilang OFW. So finally at nakalabas na ako at maraming salamat talaga, at wala namang ibang makakatulong sa atin kundi tanging si Lord lang. Kaya nga sabi ko, ano, nabasa ko sa Bible dati na parang sabi, huwag kang matatakot kasi kasama mo ako. Yun lang laging inaano ko, Lord, kung ano man ang pinagdadaanan ko, nararamdaman ko ngayon, alisin mo yung takot sa puso ko at isip ko, dahil alam kong kasama kita. Yun lang laging dinadasal ko, at awa ng Diyos naman is na bigyan ako agad ng gamot at napakalma ang sarili ko. At yun lang, maraming salamat po sa panonood, at yun lang inano ko sa inyo kasi ngayon na ospital ako, so nakalib ako ng 4 days, nakapahinga ako ng ano, so kailangan ko mag-rest kasi pag nagtrabaho na naman ako, andun naman yung puyat, andun naman yung pagod, yung pressure sa trabaho. So wala ka man magagawa kasi ganun talaga. Wala naman nag-utos sa'yo mag-abroad. Yun nga kaya, pero sinasabi ko lang yun sa inyo na sa mga nakakapanood, hindi biro ang mag-abroad. Unang-una ang hirap, lalo na pag halimbawa nagkasakit tayo dito sa abroad, mahirap. Kaya sana sa mga nagsasabing ay ikaw, o sa mga nagsasabi na ang abroad is ganun, wala naman nag-utos sa kanila. Oo, pero sana lang wag na lang maranasan na iba kasi mahirap. Mahirap makipag sa palaran sa abroad nang hindi buo yung loob mo. Yung parang yung buong buhay mo nakasalalay lang yun sa Panginoon. Siya na ang bahala. Kasi hindi na, unang-una hindi natin bansa, hindi natin ano, ang ano natin sa abroad kundi magtrabaho. So pag puro trabaho tayo, di natin na ano yung sarili natin na parang bumibigay din. Sabi nga ng mga kasamahan ko, kasi ang sabi parang may stress anxiety ako. Ang stress anxiety, hindi mo maiwasan yan kahit sino yan tinatamaan. Kahit hindi mo sabihin na huwag ka mag-isip, parang hindi ko alam kung sa mga problema or ano, kahit sabihin mong wala ka namang iniisip, di ka nag-iisip, parang dumadating sa buhay mo, nararanasan ng cycle ng buhay mo na parang kang nai-stress na di mo alam ang dahilan. So yun, kaya nga eh, na
panalangin lang talaga na maging matatag talaga yung ano. Kaya yun lang may share ko sa inyo, kahit saan man tayo, laging huwag tayong makakalimot sa Diyos. Sa hirap at ginawa, lagi tayong magdadasal sa Diyos. So yun lang, maraming salamat po sa panonood. Thank you so much po. Bye-bye. Ingat po kayo lagi. Bye.